Ni Secretary Dar, eh, hindi naman umabot sa 700 pesos. Yun lang. Tumas na tayo, kaya tumanda na tayo. Certified ungas. Sa panayam natin kahapon kay Secretary Dar, dating Agri Secretary Dar, hindi kailanman umabot sa 700 pesos ang presyo ng sibuyas sa ilalim ng kanyang panunungkulan, at ito ang problema ng kasalukuyan. Talagang problema na yan ng ngayong administrasyon. Simple lang kasi, nawili kasi kayo nakaka-import. At least ngayon, sinusubukan ng Pangulo na suhatain, alisin, at kilalaning maigi kung sino ang kartel, sindikato, dyan sa loob ng DA. Otra gisa, hindi nangyari sa liderato mo ang maging 700 ang presyo ng sibuyas. Kaya mamaya itutuloy natin kung bakit hindi nangyari yan. Ang dating kalihim ng Department of Agriculture na si William Dar. Sinabi ni Dar, kawalan ng diskarte ng Department of Agriculture ngayon ang dahilan kung kaya't sunod-sunod ang paglobo ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Dali. Liwanagin natin ang kawalan ng diskarte. Anong diskarte? Diskarting pagpaplano o diskarte ng salapi? Pasensya na po ha. Nakakatawa kasi sa inyo pa mismo nang gagaling ang mga suhestyon. Sa inyo talaga never mangyayari mga ganyan. Kasi mahilig kayo sa importasyon. Dapat, ito yung sinasabi ko na anticipatory planning, dapat may decision ang Department of Agriculture na mag-angkat nung Agosto pa. Mag-angkat na naman. Yan na naman yung salita mo, mag-angkat. Wala na kayong ibang takbuhan kundi ang mag-angkat. O, tragis na yan. Now, hindi sila nag-decide. So, ano nangyari? Cascading problems na yan. Of course, yung mga dati-dati na binili ng mga traders ng maraming sibuyas nung itong last year ay hinold nila. So, mayroon ng hoarding, mayroon din smuggling. See? Alam na alam nyo eh. Yung binili ninyo nung 2021 na may sobrang 56,000 plus na tonelada, ayan, binili ng traders ng sindikato ng kartel at itinago. Alam na alam nyo yung galawan, di ba? Yan ang hirap sa atin. Nag-angkat kayo ng sobra-sobra, syempre, etong mga negosyante, ang alam nila, kumita, itinago. Di ba? Ganyan lang ang paraan para kumita ang sindikato. Dahil pinasobrahan nyo, obligado silang bilin lahat, itago, i-hoard, then unti-unting ilabas para tumaas ang presyo. So, maraming compounding problems ang nangyari, tumaas na ang presyo ng sibuyas. Yes, yan nga ang mga compounding, kaya tumaas ang presyo. Natatawa ako doon sa anticipatory planning. Kasi kayo, kahit walang kakulangan, kahit kokonti lang ang antisipasyon nyo, basta nakaplano na, eto dapat, ganto. Ang anticipatory nyo, kung magkano ang kikitain nyo sa pag-aangkat. Mawalang galang na po. Ito yung aming saloobin bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino. 8 to 15 pesos per kilo ang presyo po ng sibuyas na binibili ng traders sa mga magsasaka. Ibinibenta po ito, Secretary, sa mahigit 600 pesos hanggang 700 pesos per kilo. Ano ho masasabi nyo dito, sir? Yung nagsamantala ang mga traders, walang puso, ganun. So, dapat naman tumulong sila sa panahon na ito na hindi masyadong garapal yung income nila out of that trading. Nakakatawa yung putra, guys. Ay, nako. 6 to 8 pesos ang bili. Tapos sinabi nga yung traders, binibenta ng almost 600. Walang puso talaga, no, Secretary Dar? Grabe, buti pa kayo nung kayo nanunungkulan. Ang puso nyo ay para sa ating mga magsasaka. Grabe.
Talagang idol na idol ka. Grabe. Sa inyo talaga nang gagaling, ha? Walang puso. Hindi ba kayo tinatamaan? O wala kayong puso rin? Dahil ang tawag po ngayon sa Department of Agriculture ng ating mga kababayan ay Department of Importation. Nagiging tampuan po, sir, ng tukso at kumbaga katatawanan. Bilang dating pong taga-pamuno ng DA, anong masasabi mo dyan, sir, na nagiging ganun po ang sapantahan ng ating mga kababayan? Kailangan po natin ang media na tumulong na magsabi na ginagawa ng DA lahat para maitaas po yung ani ng ating mga magsasaka. Ginagawa nyo lahat para patayin ang ating magsasaka. Jabi, oh. Department of Importation / Konting Agriculture. Ginagawa nyo lahat. Alam mo, Secretary Dar, former Secretary Dar, kung yan ay ginawa nyo, di sana walang nagpakamatay na mga magsasaka. Walang nababaon at walang mawawala ng gana para magsaka. Kung lahat na mga sinasabi mo ay inuuna mo ang magsasaka, grabe. Talagang hindi ko na alam talaga kung saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha. Pasintabi na po. We are still a food importing country. So we need to invest more in agriculture, give more help to the farmers, more post-harvest facilities, more capacity building. Para sa ganun ay mas produktibo ang ating mga farmers at mas kikita na rin sila. More importation din po, sir. Parang ganun din ang labas. Yes! Ang galing, oh! More importation pa, more. More importation pa. Huwag na kayong sumingit po. Grabe. Totoo yan. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Bakit hindi mo yung ginawa nung ikaw ang sekretary ng DAR? Huwag naman tayo maging makakalimutin. Parang hindi mo alam to. Dito ka na, Boljak, pati Galunggong, Sugal SRA number 3, yung pagbili natin ng mga bigas, pati nga May 2022, masyado kayo nag-power tripping. Masyado kayong sumamba sa importation. Tapos ang sasabihin nyo sa amin, meron kayong puso para sa mga magsasaka? Pinuuna natin ang magsasaka? Putragis na yan. Kung ganun din pala ang basihan nyo sa pagtulong, eh talagang malulugmo ang ating mga bayaning dakilang magsasaka. Hane? Sir Jade, ang galing ng banat mo, ha? So more importation pa rin. Pinaganda mo lang, kailangan pa ng tulong ng media, pero bandang huli, sumasampalataya pa rin kayo sa importasyon. Hindi tayo food sufficient sa ngayon, pero lahat ay ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa mga ugat-ugat na katulad ng mga ginawa nung mga nakaraan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit appointee kayo ng Pangulong Tatay Diggs, wala akong pakialam. Katulad din ng mga appointee ni Pangulong Bongbong Marcos, pag mali, mali. Kaya nasisira sa inyo ang dalawang magaling na Pangulo. Dahil sa mga katulad nyong mga inutil, hindi lang dyan sa Ahensya ng Agrikultura, pati na doon sa mga inutil na ungas, doon sa kostong. Alam nyo, uulitin ko, hindi lang tao ang problema dyan sa agrikultura, sa Department of Agriculture at sa Bureau of Custom o saan mang ahensya ng gobyerno. Hindi lang tao. Sistema na. Sistemang nag-ugat-ugat na sa mga kalokohan simula na mawala si Apo Lakay. Tuloy natin. Hindi yung more importation. Yun ang iba. Importation is the last act. It's the balancing act. Para sa ganon, we also maintain good prices, affordable prices of commodity. Yun ang ibig sabihin ng ensuring food security. You ensure food security, ang first priority mo is local, enhancing local food production, and the deficiency from there, you have to import. Ano po ba ang payo ninyo ngayon kay Agriculture Secretary at mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanya pong panunungkulan sa DA? At dapat na rin po bang magtalaga siya ng full-time Agriculture Secretary gaya po ng inyong ginawa? Well, we have to thank
the president for having taken the leadership for the last almost seven months na, siguro I go with the majority proposal or suggestion. It's now time to for him to really appoint a full-time secretary. Sinong majority yung sinasabi mo? Yung majority ng mga smuggler, trader, sindikato? Biruin nyo ha, pangulo na nga ang nakapweso bilang secretary, pero yung sindikato at kartel, ginagawa pa rin lang lokohan ang bawat ahensya ng gobyerno. Hindi ko maintindihan talaga kung bakit gigil na gigil kayong papalitan na ang pangulo bilang secretary. May pa-thank you pa. Totoo naman eh. Nilakihan ng pangulo ang budget sa agrikultura. Dahil talagang ang kanyang pangako ay gawing food sufficient ang mga Pilipino. Kung mag-aangkat man tayo, hindi katulad ng mga inaangkat nyo ngayon. Minsan 3,000 tonelada lang, ginagawa nyo pang 100,000 tonelada. Kaya hindi kami maniniwala sa inyo. Uulitin ko, napakaganda ng mga sinasabi mo. Pero hindi yan naramdaman ng mga magsasaka. So nakita nyo mga old school, kaya kung magpapaniwala tayo sa mga ganyang tao, walang matutunguhan ang bayang Pilipinas. Ingat!